So guys, mag-unbox tayo nung ano, mga speaker na in-order ko sa online. Pamalit dun sa speaker nung Toyota Hilux Conquest kasi hindi ko gusto yung tunog niya. Tunog lata para sa akin. So nag-decide ako na palitan siya ng ano. So ang in-order ko na mga ano speaker guys is ito yung tinatawag na separates speaker, 6.5 ang lapad niya, diameter niya, or SEPs kung tawagin ng mga karamihan dito sa Pilipinas. So unbox natin kung ano yung karga nitong ano, Club 6500C JBL Harman speaker. So ito yung ano, mga sticker, mga paperworks niya. Ito pagkakaalam ko parang crossover yata. Ito crossover, hindi ko alam. Comment kayo sa baba kung anong tawag dito talaga. Hindi ko alam. So ito yung separate ano, separate tweeter. 0.75 yung lapad niya, itong tweeter na ito. So, mamaya papakita ko sa inyo yung ano, yung lalagyan nito. Tweeter pads na JBL din ang tatak. So ito yung mga ano niya, mga mounting ano niya, adapters niya. So most likely ano, kasi tinignan ko na, ito lang ang magagamit para magsakto dun sa tweeter pads na binili ko sa Thailand. So yan. Okay, so separate natin to. Sunod natin yung speaker mismo na 6.5 inches na speaker. Okay. Yan. So may mga ano na rin pala siya, oh. May mga adapter na rin siya nakasama, pero nag-order ako nung ano eh, nung mga adapter talaga na pang Toyota. Tingnan natin mamaya kung ano ang kalalabasan niya. So ito, JBL din siya. Ito yung kwan mismo. Ngayon kasi ang advantage nitong separate speaker ay mas buo yung base niya compare mo dun sa coaxial. Kasi ang balak ko, itong separates na to, ilalagay ko sa front para tamang-tama yung wirings niya is paakyat na lang sa ano, sa tweeter ano, sa may tweeter pads na ano, dun sa door. So ito yung isa. Yan. So ito yung cover niya, most likely hindi na ito magagamit yung cover niya, pero balak kong ilipat to, tong JBL emblem na ito at idikit ko dun sa ano, sa ano ng Hilux para ano siya, mukhang okay. Ito pa pala guys, ito yung mga ano niya, mga screws and clips nakasama. Hindi ko nakakita. Tapos ito yung ano, ito yung GT7-6 na ano, na JBL Harman din. Ang pagkakaiba nito dun sa unang in-unbox natin is ano yon, yun yung separates, mas buo yung base. Ito naman one ito more on mid range. Ito yung tinatawag na coaxial na speaker. So meron siyang kasamang tweeter na. Yung isa naman, sabi nila separates kasi yung tweeter niya naka-separate. Pero kung titing ano daw, ang mostly sa lahat ng mga reviews na tinitingnan ko, mas maganda ang base nung ano, nung separates na 'yon compared dito sa coaxial ano na ito. Speaker na ito. So ayan, oh.
ito yung ipapatid ko. Meron din siyang mga screw and clips. Ito yung speaker na pangalawa. Hindi ko na siya tatanggalin sa plastic. Then, yung cover ulit. Ito walang JBL emblem. Hindi na rin ito magagamit, guys. Pinakita ko lang. Okay. Kasi yung emblem niya is nandito na pala sa gitna. So, wala siyang emblem dito. Ayan. And then, sunod naman natin yung yung subwoofer na binili ko. JBL din. Yung JBL na ito, na subwoofer, na-try ko na ito sa Trailblazer ko. So ito yung yan. So 8 inches siya. Tawag dito is Bass Pro SL 8 inches powered subwoofer, under seat siya. So ang balak ko, ilalagay ko sa likod ng ng rear seat ng Hilux. Dun sa Trailblazer, around 3 years ko na yata ang gamit. So far okay naman siya, hindi naman siya basag. Tama lang yung base niya. So ito yung pagkakaiba nung nabili ko sa yung sa JBL Bass Pro na galing sa Korea. Walang remote. Bass control. So, ito yung bass control niya. Yan. Yan. Hindi ko na tatanggalin sa plastic. So, buksan naman natin yung one mismo. Yan. Bigat siya. Siguro around 7 to 8 kilos siguro ito. So ito siya. Ganito yung gamit ko sa Trailblazer, 3 years na. Then ano ba yung mga ito, pwede siya sa ito yung sa connection, battery, remote, and then sa ground. Ito yung sa remote ng ito yung high level input. Meron siyang kasamang pag walang RCA connection yung ninyo, ito yung gagamitin. High level input tawag. Ito naman, ito ang gagamitin ko. Kasi merong yung nabili kong harness ng Hilux sa head unit is meron siyang subwoofer output. So ito yung gagamitin ko. Ito, hindi ako magka-high level input para walang splicing. Ano pa yung nasa box? Mga paperworks, tsaka sticker. Then screw. And guys, sa tayo unboxing. So guys, idagdag ko lang pala ito yung mga accessories na gagamitin natin. Ito yung adapter na sinasabi ko sa inyo na pang Toyota. Bali, apat yung binili ko kasi pang 6.5 lahat ito eh. 6.5 lahat yung yung speaker ng Toyota Hilux. So ito, apat. Then, ito yung mga adapter para hindi magpuputol. Ayan. Adapter. Ayan. Lapas natin. Ayan. Ito, sisiksik lang natin dun sa Then, dito sa speaker. Hanggang lang, kwan lang siya. Hindi ka mawawala kasi may malaki at saka maliit na niya.
ano siya, pagka isisiksik nyo to guys, medyo matigas kasi, ilagay nyo yung finger nyo rito, baka kasi mabali itong ano niya. So, ganito lang yun. Yan, o. Tapos, isasaksak na lang dun. Parang ganito ang labas niya. Yan. So, ito, nabili ko lahat sa Lazada, ito. Ilalagay ko lahat sa ano, sa description yung link kung saan ko in order. Pero itong JBL Bass Pro, in order ko siya kay Electrobox sa Facebook page niya, kasi pag sa Lazada niyo bibilihin, mas mahal. Syempre magkakaroon na ng ano ng porsyento si Lazada. So nag-decide ako na magdirekta na lang sa Facebook page ni ano ni Electrobox. So ayun, ano pa ba? Ito yung sinasabi kong Twitter pads na in-order ko sa Thailand. So ayan o. Kita nyo, ito. Galing sa Thailand ito. Thailand. Kinadala through EMS. So, ayan. Unbox din natin. Bali, dalawa siya. Actually, pang ano to eh. Pang Revo. Kasi, yung kuha niya rito, silver. So, bala kong pinturahan ng item para mag-match dun sa interior ng ano. Ang Hilux. Yan. Okay.